Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel. Bale ang ayusin natin guys ay isang ayan, synchronized motor. Nasira na po siya, ayan. Marinig siya, tumutunog na. So, ang gagawin natin guys, titingnan natin kung kakayanin pa natin maayos to sa natin siya. So, titestingin muna natin siya kung gumagana pa to. So, ayan. Titestirin lang natin siya by analog tester. Extend lang. So, ayan. Lagyan natin 6100. Yeah, gumagalaw pa siya guys. Ayan, baliktado pa naman siya. Ang problema nito, ayan. Pag inikrit mo siya, maluwag. So, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin. Ayan, kung bago natin guys buksan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag po rin kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. So ayan guys, bubuksan na natin siya. Wala siyang tanil, yung mga nakaipit lang to. At lang. Itataas lang natin ito para mabuksan. Na natin to. Ay, nakaipit lang siya. Ito guys yung mga ano, ginagamit doon sa box pan, yung may mga pan bleed, ay yung umiikot. Ayan. So, may gear box siya. Ay, may gear. Ayan problema ito. So, ayan. Ayan guys yung laman niya. Nagko-collapse na. Ayan, tatanggalin natin ito. Bakit hindi na siya? Umiikot na maigi. Ayan. Yun ang problema niya guys. Kung nakakita niya siya. Ayan o. Kinain na. Sira na yung gear niya. Ano? Sira na siya guys. Itong palitan. Papalitan to guys. Ayan. So ayan. Sira na yung gear. Kaya hindi na siya umiikot. Ito kaya, titingnan natin. Yun. Okay pa naman. So, ang problema niya guys, yun lang naman. Kita natin. So, maghanap tayo ng ganyan. O, kung may sirang ganito din, kukunin lang natin yung gear niya. Ayan. Sira. Nakakita niya siya ganyan. Ayan. Ayan guys, sira na. Ayan. Hindi na diretso yung pagka-gear niya. Kumbaga dito na, ano, nagkaroon na ng slot. Ayan. Ayan.
So ito ang papalitan natin. Ayan. So ang gawin natin dito guys, kung pwede ay pwede natin itong baliktarin. So ayan, babaliktarin natin ito guys. Subukan natin babaliktarin. Ayan. Kasi yung ano niya, yung awang dito sa taas eh. Andito. Ang gagawin natin dito ay babaliktarin natin. Re-remedyan lang natin ito guys. So, subukan natin kung matanggal ito. Sana hindi ma-yupi. Ayan guys. Binisa natin na igi para makita ninyo. Babalik rin natin siya. Okay. Babalik na rin natin guys kasi kanina ganyan siya. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, ay babaliktad natin. Ayan. Yun. Ayan, nakabaliktad na siya guys. So ibabalik na natin sa dati. Pinisa muna natin ito guys bago natin ibalik. Kitang na rin natin kung okay pa yung gear niya. Yun nga lang ang may problema, yung isang gear. Ito, okay pa naman. Wala pa siyang sira. So, ang problema, yun nga lang talaga. So, ayan guys, ibabalik na natin siya. Ayan muna natin ito guys. Ayan, ilagay natin yung magnet. Tapos yung mga gear na ilagay natin. So ayan guys, nailagay na natin yung mga gear niya. Ayan. Ang gagawin na lang natin dito guys, dahil kailangan mayroon tong grasa. So, dahil wala akong grasa ngayon, ay bibili muna ako ng grasa. Si grasa, grasa na lang problema nito guys. Ayan, tatakpan na natin siya ulit. So, bibili muna akong grasa. Ayan guys, nakabili na ako ng ano, grasa. Lalagyan muna natin grasa bago natin itakpan. So ayan, binili kong yung grasa. Lalagyan na natin siya ng grasa. Lalagyan na natin siya ng grasa. Ang gagawin natin ay tatakpan na natin. Isa muna natin ito. Lagyan din natin ng grasa.
So ayan guys, natagpan na natin siya. Ilalak lang natin. So ayan guys, nalak na natin. Nalak na natin yung synchronized motor. Subukan natin piitin to. Kung hindi siya kumukulaps gaya ng kanina, pero diretso yung ikot niya. Yung palang problema na niya guys ay yung gear sira na. So testingin natin. Ayan, mahirap na siyang ikotin. Subukan natin na ayan, ikotin natin to guys. Pagpili kayo tayo na nilipis na screwdriver. So yan guys, subukan natin ikutin. Ikutin natin siya. Uy, tanggal. Yun. Oh, shit. Ah, may ground. Ibig sabihin guys, pwede pala magkaroon ng kuryente ito pag umiikot. Ayan. Subukan natin guys, lagyan ng wire. Nakuryente ako. Ayan guys, linagyan ko siya ng ano, ng ang tawag dito, ng wire, nilagyan ko siya. Susukatin lang natin kasi nakuryente ako. Nagkaroon siya ng nag-ground ako. Nung inikot ko yung inikot ko siya, nagkaroon ng ground. Susukatin lang natin kung gaano katas yung kuryente na lumalabas sa synchronized motor na to. Ibig sabihin guys, pwede mag-produce to pala ng kuryente pag mabilis yung ikot niya. Lagyan natin sa DC, alternating current, 250 volts. Subukan lang natin kung gaano siya kataas. Kasi nagkaroon siya ng kuryente, nakaka-ground. Subukan lang natin. AC. Ilagay natin sa 250 volt AC. Ayan. Subukan natin ikutin. Iikutin natin siya. Ayan. Ikutin natin kung magkakaroon ba ng mataas na voltage ito. Magandang so ito, pili na to. Ayan guys, tingnan nyo yung tawag dyan, yung analog tester kung gaano katakas yung ikot nya. Wow, taas, easy. Lakas ha. Yan o. Pumapalo ng 200. Ibig sabihin guys, 250 volts na nakalagay dito. 250 volts AC. 250 volts AC. Yan o. Ayan guys, sukatin natin siya sa digital para makita nyo kung ilang buong malabas dito sa synchronized motor. Gagamit tayo guys ng digital tester. Yung digital tester ko. Gagamitin natin guys para makita natin kung ilang nga ba.
natin yung isa guys. Ayan, nakakabit na siya. Ito na ba? Tapos, ayan, naka-easy siya. Alternating current. Dito makikita natin kung ilan nga ba lumalabas sa ano, synchronized motor. So, ayan guys. Nasa AC siya. Alternating current. Pipitin ko na. Pilitan. Yan, 340 200, pumapalo guys ng 300 volts. Yan. Hanggang 400. Ibig sabihin guys, malakas yung kurente talaga dito. Natesting na natin. Ayan o. Pag mahina siya, 200. Ayan yung ano, pag mahina lang. Ayan. 270. 250. Pero pag nilakasan natin guys, umaabot ng 300. So ayan. Abangan nyo na lang guys yung susunod o yung mga yung darating na video ko. Gagawin natin tong gagawa tayo ng kuryente. Gamit lang ito. So ayan. Hanggang dito na lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea ng konting kalaman tungkol dito sa pag-ayos ng synchronized motor na nakita natin kanina na maluwag na to. Ngayon okay na siya. Maluwag na. Nagkaroon pa tayo na guys ng aksidente na aksidente pang nalaman ko na mayroon pala itong kuryente pag iniikot. So ang gagawin natin ngayon guys ay gagawa natin ng video gamit lamang ito. So maraming salamat guys at ingat po kayo.